Montero sa'yo? Opo, sir. Opo, sir. Nagkakanvas tayo ng Montero ngayon. Sir! Aba, aba. Sir, punta na po kami. Okay, continuous record na karam. Op. Auto ka. Oo, oh, mababaw lang to. Hindi ko kay Lemon, hindi mo gagawin to. Ganito lang yung simple setup namin. Umulan na po. Kanina yung setup namin. Ngayon, ganito na. Ayan, naulanan pa kami, diba? So, dahil nag-enjoy si Dada Rides, gusto niyong bilhin si Tonton. Tayo naman ngayon ang walang SUV. Kaya tayo naghahanap ngayon ng Montero. Pero itong Montero na titignan natin, guys, is nasa 150,000 mileage na siya. Kaya lang kinagandahan naman sa kanya. Marami siyang piyesa ang pinalitan na. So kahit sabihin natin napunta siya ng 100,000 mileage, hindi pa napapalitan yung ibang piyesa, eh darating ang oras sa akin siya matatapat. Gagastos pa rin ako. Oops! Okay lang ba siya? Kawawa naman si Rider Foot Panda. Boss, okay ka lang? Okay ka lang? Halimbasa, sa marketplace ko lang nakita itong nagpo-for sale na to. Kaya limited lang yung mga nakikita kong available na second hand. Pero nung sumali ako sa Montero Facebook group page, ayun, ang dami kong nakitang for sale. Ano ba yan? Kasya ba ako dyan? Paano mo na pagkasya yan dyan? Siguro tiga Manila ka, dito ka lang paikot-ikot. Sayang yung ZH2. Puro Primera lang ako, ang haba ng first gear nito. Tsaka ang bilis, hindi mo siya mapapatakbo ng sulit ba? Hindi naman sa sobrang bilis, yung sulit na takbo ba? Kasi ang lakas-lakas ng motor eh, tapos may cruise control. Hindi ka naman makakapag-cruise control dito. Ako nabangga ng electric scooter, yung chikot. Grabe yung mga aksidente dito. Naalala ko tuloy bigla yung nagbabike kanina. Naghahanap buhay lang. Malamang may deliver yun. Ay, mukhang malapit na tayo. Dito? Ayun oh, pre! Ayun oh! Ayun oh! Ayun, nakapark lang sa gilid ng kalsada. Ay, kita ko na yung Montero. Bangis pala talaga ng second gen Montero, no? Ayun oh! Ang kinis oh! Wow, ayun o, GLS SE. Alam nyo ba, sa mga variants ng Montero, ang GLS SE, siya lang yung 3.something liter yung engine, tsaka timing chain yung kanyang, yung timing niya. Kasi yung iba, timing belt. So ito, timing chain. So mas matagal yung buhay ng timing chain. Makinis naman, kaso nasa 150,000 kilometers na siya. Ano kaya to? Pandikit? Naluma na sa bilad? Ba talaga pagka private owned car, no? Kidatisin natin, tawagin natin yung mayari. Ang asking nito 520, slightly nego daw. Hindi, pero pre, 150 odd eh. Gusto ko lang makita. Ito yung pinalitan, pre, oh. Ang dami na rin eh. Mga belt. Yung mga pang 100,000 odometer na papalitan, kaso 150 na eh. Good to kung 100k ganito, kaso 150. Hindi nga natin alam kailan pinalitan eh.
Kaya yung sampoton, tinago ko lahat. Kasi yun ang ebidensya ko. Di ko pwedeng pagmayabang kung wala akong, di ba? Hindi ko naman binlog yun. Siyempre pre, hanap muna ako ng second option. Kasi yun, pre, yung 30k monthly pala, 5 years. Ang taas, tsaka ang tagal. Oo, malaki tubo. Kaya pa lang baba ng down 200. Oo. Kaya ito 600, sabihin na natin 600 budget, 500 sa Riwa. Okay na, ipapatong ko lang naman yung nilagay ko eh. Tapos lip, gulong, tapos na. Oo, pag nakuha ko pa yun. Hello sir. Personal car mo to, boss? Apo. Pinasyalan na namin, eh. Ganun naman talaga pagka titignan yung sasakyan, dito talaga sa bahay, sa lugar, oh. Kasi hindi pa naman siguradong kukunin, di ba? Marami nang tumingin dito, sir. Ay, pangatlo. Marami-rami na rin pala, no? Nung nagpalit ka ng piyesa, anong odo yun? Mga 120? 140, 130. Hindi ko na matanda. 130. So, mga bago lang pala. Okay, ganito yung loob niya. Iba talaga pagka sa picture, ang linis-linis. Pero pagka personal, nakikita mo na yung mga ali-alikabok, eh, no? Pangatlo na pala tayo, kaya pala medyo tinatambad na si sir. No? Tinatambad na, eh. Di naman nabibili ka mo. Bakit siya na hilamos na to? Pero same color, di ba? Baka masuwa tayo dito, ah. Hindi, joke lang. Wala naman suway. Ayan, oh. Wow. Balitan ng timing chain. Bakit anong sintoma, sir, nung nagpalit ka? Maingay? Ito maingay. Buti nagbebenta ka, sir. Nakakondisyon, ano? Opo. Kasi merap yung pag na may mga issue, mabawas-bawas, mababarat. Talaga ako sa 500. Sarado 500. Kasi sa dami na rin pinalitan mo, eh. Nagamit mo na yung 4x4 niya, sir? Opo, maayos na yung 4x4. Yung coolant nito, sir, anong kulay? Green. Okay, goods. Yung iba kasi kulay kalawang na, eh. So healthy yung radiator mo niyan? Healthy yan. Okay. Tsaka walang bula? Walang. Mm. Napaka-responsive, guys. Naka-touch, ano na, oh. Bluetooth. Ano ba to? So mag-de-engage lang yung 4x4 niya kapag siguro ginas mo. Or pag naka-drive na. Ay, hindi pala. Hindi ako marunong. Ayun, naka-engage. So engage na. Pagbalik. Oh, ang responsive, pre. Meron talagang tire pressure. Paano ba yung aircon to? Oh, tapos paano? Ayun, pipindutin pala, pre. 500, pre. Hindi, marami pa tayong makikita. Kumbaga first Montero pa lang to. Malamig, pre. Ngayon naman pupunta tayo sa Cavite dahil may tinitignan din kaming isa pang munti. Cavite yon, Kainta Rizal. Ha, Kainta. Cavite tuloy. Dito. Pasyal lang kami sa Kainta, may titignan pa kaming unit. Okay, sige. Ingat. Pinagkukumpara ko lang lahat ng unit, sige. Lapit lang, 9 kilometers lang. Kaya nag-search-search muna kami ng sasakyan dito kasi nasa Maynila na kami. Na-excite lang ako dito sa titignan naming bagong Montero. Kasi nga, kaka-post lang 3 hours ago. Sakto, naka-replace na yung kanyang mga tires, which is BF Goodrich. Tapos black yung mags niya, although stock. Pero poging tignan, tapos nakalip pa. Pinalip pa niya sa Ads Garage. Tapos yung price is pasok sa presyo. So okay, tapos ang lapit pa. Tiyempo lang kasi sakto naghahanap kami 3 hours ago. Mantakin mo yun, 3 hours ago. Tapos pinag-iisipan nung owner kung talagang ibebenta niya or for keeps na. Kaso nangailangan siya para sa kanyang business, personal na bagay, and single father kasi siya. So, sakto naman, kulay itim. So si Tonton kasi is kulay black. Yung kasing mga accessories na nilagay natin kay Tonton, eh ililipat lang natin dito sa bagong SUV na to. And since black yung ating mga accessories, so dapat black din yung sasakyan. Kaya alam mo yun, nanggigigil ako ngayon. Gusto kong makita yung sasakyan talaga. Na-excite ako. Kakaiba yung lugar dito, ah. Parang shortcut na naman, ah. Parang nung pumunta kami sa Suzuki event noon, sa Timberland, parang dito rin kami dumaan noon, ah. Pasikot-sikot. Siguro ways yung ginagamit ni Darren sa pag-search ng location. Ay wow, Raptor, oh.
Konting-konti pa lang yan, yung Raptor na yan. Ganda pala ng orange, no? Pero naangasan ako sa kulay, white and black. Mas bruskong tignan kapag black, kaya lang, dapat laging makintab. Sa white naman, okay naman, basta partneran mo ng black din. Parang black yung mags, black yung accessories, ganon. Pinapabomba nila yung scooter. Naku, tataob ako dito. Ito pala yung West Crame. Kaya pala ang dami kong nakikita ng pulis. Ito lang na, tapos Marcos Highway. Okay, ilan na lang? 7 kilometers pa. Matraffic kasi eh, no? Uuwi ka na. Sino magdadrive? Pero ba ito, Hicks yun? Hindi ko nakita. Ayaw ko. Ito, bibilihan mo na ng patungan ng motor kasi bibili rin ako. Lipat natin sa'yo. Bubutas na lang, no? Pwede naman tayong bumili, 12K lang. Ano eh? Na, may pagpapasukan. Oo. Oh, yung sa akin dati, sa Montero ko. Dada rides. Galing yan, luwang yata ng kalsada na to pagka tinanggal na yung mga postis sa gitna. Ay wow, boots! Parang costume yan ah. Ang taas ng boots ni mamo. Pero makakakambyo ka ba dyan? Pag ganyan yung ano, boots? Masaya kasama mag-ride si Dada eh, no? Ano likod sa daan eh? Sanay sa Maynila eh. Nako, may HPG. Hindi tayo makakabumba sa ilalim ng tulay. Oo, patay tayo dyan. Huli! Konti lang. Oo. Oh. Bilis nila. Sila yung may angkas dun sa may bandang West Crame, di ba? Oh, andito agad sila. Pa-shellpugon na pala to, guys eh. Ang bilis ni Dada. Umiiyak lagi si Zee sa kanya. Nasasarapan sa motor niya ngayon kasi bago yung Acra na tambucho niya eh. Naalala ko lang, di ba may utang akong isang vlog sa inyo kasi hindi ako nakapag-upload nung Tuesday. Nako, sorry guys ha, sa mga naghintay kasi nasabay sa camping eh. Dapat kasi bago kami mag-camping, meron na akong naka-edit na video and naka-upload na, naka-schedule na kumbaga. Eh kaso, minadali ko yung pag-setup kay Tonton. Dahil nga, diba, gusto ko pag nag-camping, kompleto, lalo yung mga ilaw-ilaw. Kaso, napabayaan naman yung upload. Kaya may utang akong isang vlog sa inyo. Tatarin ko kayo ng vlog ngayon. Medyo mahirap din kasing mag-upload araw-araw kapag motovlogger ka. Kasi kailangan mong lumabas. Paglabas mo, i-edit mo. Tapos uploading. Alis ka na naman kinabukasan. Eh pagka natapat sa personal na lakad mo na hindi mo mapalagpas, like yung grocery, check up ng baby, mga bayarin, meet up or meeting sa mga business, so doon lang nahihirapan talaga as a motovlogger. Pero unlike sa mga ibang vloggers na nasa bahay, nagmumoling, alam mo yun, yung hindi mo nagmumotor, madali para sa kanila ang gawin yung vlog. Sinasa bahay lang, di ba? Or di ba? Alam mo yun ha? Yun ang kaibahan ng motovlogger sa iba. Mahirap lang talaga na kailangan maghapon wala ka. Kasi hindi maganda yung kalalabasan ng vlog mo kapag tinipid mo yung pupuntahan mo. Or kung dun-dun ka lang. Minsan nga, dun-dun lang ako sa Pampanga eh. Bitin na bitin pa eh. Kasi late lang ng Pampanga. Kaya kapag nagbablog, hindi ka naman continuous nakarecord, di ba? Pakat-kat yan. Tsaka hindi sigo-sigundo or minuminuto, meron akong naiisip na sabihin. Like ngayon, pag kinat ko to, iba na naman yung naiisip kong sasabihin. Ang kaso, hindi ka naman hihinto. So tuloy-tuloy yung biyahe mo habang nag-iisip ka ng sasabihin. Hanggang sa naikot mo na yung buong Pampanga, kakarampot pa lang yung nasabi mo sa ano, sa vlog. Eh hindi naman pwedeng hindi ka magkwento, hindi naman pwedeng puro ride lang, 'di ba? Hindi na vlog 'yun. Parang test ride lang 'yung nangyari. And sound vlog ng Tambucho. Aba, may car fare pala oh. Mga second hand na sasakyan, sakto naghahanap ako. Kaso medyo mataas na 'yung price nila diyan. Huh, sa wakas may ililim.
Dahil nasa isip ko ngayon Montero, dami kong nakikita Montero na ganyan, yo. Gen 2 Fortuner kasi sa mga ganung model, ang mahal pa yung ganyan, no. Eh na-imagine ko yung forma ng bilang overland SUV bagay sa Montero kasi malapad yung kanyang lower part ng body, like yan, no. Ang lapad, di ba? Tapos may tent ka sa taas, bagay. Sa Fortuner kasi, ganda, oh. Bagay kaya yung may rooftop tent dyan sa mga ganyang jeepney, no. Ganda ng bumper niyo. Meron din kami titignan ngayon, eh. Kaso sa Valenzuela pa. Eh kaso pagka na-deal na tong Montero, okay din naman yung jeepney na yan. Pasok din sa budget. Kaso maliit. Di ba nabanggit ko na sa vlog dati na gusto ko malaki-laking vehicle para alam mo yun, may laban ako pag huwag naman sana sa aksidente. Malaki yung sasakyan ko. Eh mukhang walang airbag yung ganung jeepney. Buti sana yung mga bago ngayon meron na. Kompleto yung safety features. Maliit na yung sasakyan mo, wala pang airbag, di kawawa naman yung driver pag diba, nabangga. At least yung Montero, dual airbag. Bomba bomba, tapos nabangga. Alright. No, gigil na gigil, oh. You know, jeepney sa Kalusugan Street. Pre, alam mo na? Kalusugan Street? Oo, tara. Tara. Ako, sikip pa. So, dito dumadaan yung Montero lagi. Sigado sa mga biker to. Oh, iskinita na to. Ano street sabi sa'yo? Kalusugan Street. Ha? Kalusugan. Haliligaw na. Di ba wala bang binigay dyan? Ano lang ito, karangalan drive eh. Anong street sabi sa'yo? Kalusugan. Ayun pre. Pre, ayun o. Doon sa kabila? Oo, oh, ayun o. Tumatawag siya. Ayun siya yung nakasando. Dinig siguro tayo. Nadinig yung bagong Acra. Pre, yung bagong Acra narinig. Dito pala eh. Buti pala nagmotor kami. Ano kayong itsura ng sasakyan? Kinakabahan ako. Pre, dadaan yung... Ayun oh. Naka-set up kagad pre. Wow pre. Mukhang repainted na kasi wala na yung mga logo niya eh, no? Oo, repainted na. 1,200 cc. 1,000 sir. Ikaw yung nagpa-repaint nito sir? Yung ano na, yung first owner na. Tapos yung ano ako na. Ano yung suspension ginamit sir? KYB. Ayun, bago na rin mga bushing niya. Repainted pre. Matic to no? Oo, matic. Ano mo dok? 100. Sakto? Sige guys, i-check ko lang itong sasakyan. Wait lang. Alright, may titignan ulit kami. Isa pang unit. Ngayong nakita namin yung sasakyan, iba talaga pagka tinignan mo sa personal, no? Magkaiba sa picture talaga eh, no? Mas top of the line yung nakita natin kanina lamang. Pero 3.2 liter engine siya. Kaya nagtataka ko bakit yung interior niya iba. Tapos walang control sa manubela. May dalawa pa eh. So itong next na pupuntahan natin is jeepney naman. Tapos sa Pampanga, Montero ulit. Subscriber pa natin yung may-ari. Yung naunang pinuntahan nating Montero, 500k niya binibitawan yung kanyang unit, 150,000 odo. Ito naman pangalawa, 510,000, 100,000 odo. Repainted. Hindi ko nga lang gusto yung kanyang pagkaka-repaint, pati yung mga emblem, wala na. Parang si Tonton lang, ni-repaint, walang emblem. Kailangan natin pumili yung maayos-ayos na sasakyan. Yung mga criteria na tinitignan ko sa isang sasakyan, unang-una sa lahat, yung panglabas at yung interior niya, kung malinis, maayos. Ibig sabihin, yung mga gumamit na nauna is maingat. So, dun pa lang makikita mo na alaga yung sasakyan. Tapos syempre, sa mileage. The more na mas mababa yung mileage, mas okay. Okay din naman na wala pang napalitan sa mga piyesa sa loob ng makina or yung mga nakat
attached sa makina mismo, eh at least patunay na parang sariwa pa kasi hindi pa nagalaw eh, di ba? Malay mo sinong gumawa niyan eh. At syempre yung presyo, kailangan bumabagay yung presyo sa model, sa mileage at sa itsura ng sasakyan. Kung halimbawa yung tinignan nating black na Montero kanina, siguro yun kung 450 yun, baka magdalawang isip ako, di ba? 50k yung nabawas from 500k na asking. So 510 eh, hindi pa sinarang 500 eh. Ay, sa wakas expressway din. Isang oras yata kami doon sa traffic, grabe. Solid doon. Sinagalang namin kasi itong unit na tinitignan natin ngayon is chimney naman. Sinulit lang namin kasi itong chimney na tinitignan natin is maganda. Malinis sa picture. At saka medyo naka-setup na siya. Kung okay na sana yung motor ni Joseph ngayon, kasama din natin siya para kumpleto ang RDJ. Alright, Valenzuela na. So traffic na naman. May isa pang unit na titignan after nito. Mahaba yung Mulabe Street? Mahaba yung Mayan Road, Maysan Road. Hindi, pagka nasa Mulabe Street na tayo, tawagan ko siya na. Fuh, ang init. Nakabukas yung visor ko niyan eh. Kaya paiba-iba yung boses ko eh. Kapag sinara ko yung visor ko, malakas yung bass ng voice ko. Pero kapag naka-open yan, ganyan. Kaso masakit sa mata, baba ko na nga. Ahay! Diba lumakas yung bass? Parang naging subwoofer yung aking helmet sa aking Boses. Buti nga maraming nakaka-appreciate sa voice ko. Nung bago ako mag-start ng vlog, pinakikinggan ko yung aking boses. Alam yun, naiilang ka. Parang ang pangit ng boses ko. Siguro dahil nasanay na lang yung mga taong nakakapanood sa atin, kaya tanggap nila yung boses ko. Excited na ba kayong makita ang jimny? Pero lumang jimny yun guys ha, hindi yung kagaya nitong nasa harapan natin. Eto kasi, ang second hand yan, 1.3 million. Wala pa tayo sa ganoon. Pang 500 lang tayo, ganoon. Eto, ang mahal dito eh. Small but very not affordable. Pero maganda yan. Tsaka may magandang safety features na yan. Unlike dito sa kinukuha natin ngayon. More on pang laro lang talaga siya. Alam mo yun, ready to go, gas and go. Kaya lang iniisip ko yung rooftop tent ko. Baka masyadong malaki sa bubong ni Jimny. Mahal ng rooftop tent ko. Sayang kung di magagamit. Tsaka very useful. Kita nyo naman sa camping namin, di ba? Ang ganda niyang gamitin. At napaka-aesthetic niya. Pero mukhang gaya lang din nung kanina. Maganda sa picture, pangit sa personal. So, kailangan nating makita. Mulabe Street? Oh, Mulabe. Oh, jet ski sa lupa. Pambaha, pambaha. Dalawang maliit. Yung nagyayelo. Ito si Reed. Reed mo. Yes, sir. Ay. Kamukha lang. Magkano po? 20 lang. Mura tubig dito. 50 na ako, kuya. Sige. Anong vlog niya, kuya? Anong vlog niya? Oh, sir. Nagluluto ng masarap na ulam, sir. Nagka-camping. Oo, oh, nagka-camping. Ganon. Didikit ko to sa mukha ko. Sir, thank you, ha? Thank you po. Thank you, kuya. Alam ko na, saan tayo maghahapunan? Saan? Sa Marilao. Bulacan, no? Oo, oh, nandito na tayo, eh. Ano ko uminom na naka-helmet? Sandali, hindi pa ako uminom. Easy. Ito ka, ano ka ba? Ano ko? Magician? Kaya mo lang umagos kung ano yung mauha. Ayun yung jimny, oh. Wow naman pala. Wow. Lupet, oh. Ano, pre? Ito na to. Hello, sir. Kayo yung kachat ko, sir? Apo. Sa'yo to? Apo. Talaga? Yung aircon lang bumigay. Condenser lang. 7,000. Kinawag ko lang. Pero kanina malamig, bumigay lang kanina. Ah, ngayon lang? Bakit bumigay, sir? Kinawag ngayon ko. Sa tagal din siguro. Paano bumigay? Nawala yung lamig. Anong daw sira? Yun, papalitan ng condenser kasi pinahit. Ah, condenser? Condenser lang. Ano yun? Yung ganon? Ah, yun, ganon lang. Sumingaw? Yan, yun ang pumutok? Kasi yung compressor nito, bago na yung almost bago yung compressor niya. Ganun talaga aircon system, pag may isang pinagatan, bumibigay yung luma. Kaya sabi nung gumagawa, balik mo rito, sabi, gamastos ka ng 7,000, okay na yan ulit. Naka-backer pa. Sir, naka-5 system yan, Taniguchi. Gulong. Oh,
Ba, hindi pa yata nagamit to, sir. Yan, hindi pa. Reserva lang talaga, no? Suspension yung sir, malambot. Oo. Hindi to na din pang suspension. Ikaw nag-upgrade nito, sir? Ganyan lang ang bili ko. Ah, okay. Ang bango. Ito na yung mga controls, so. Yan, nawawala lang yung lamig pag katagalan. Okay. Paano yun? Papalitan yung condenser, sir? Yun lang. Tapos, yun na. O, pre yun na nun. Ay, sa mampakita ron sa Quezon City. Naka-registro, sir? Naka-registro. Yan, kukuha ko lang registro. Okay. Okay, guys. Check ko lang yung sasakyan.